Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Umawit ng kagalakan ng gitara at ang kaaya ay ang lira, ipan ninyo ang trumpeta. Kaaway tayo kanyang iligtas. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magpasalamat tayo sa Diyos sa kanyang kabutihan at pagmamahal sa lahat ng biyaya at pagpapala na kanyang kaloob sa atin. Ang ating mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan, pinagkakautangan natin ang loob at mga taong pinangakuan nating ipagdasal, lalo't ang mga mahihina at may sakit. At upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, lumapit tayo sa Diyos na may pagsisisi, aminin natin ang ating mga pagkakamali, ang ating mga nagawang kasalanan. At upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, lumapit tayo sa Diyos na may pagsisisi, aminin natin ang ating mga pagkakamali, ang ating mga nagawang kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo, mga taga-Israel, itong sinabi ng Panginoon. Pinatnubayan kong palabas sa Ehipto ang inyong lahi, sa ngalan ng bansa, sa ibabaw ng lupa. Kayo lamang ang aking itinangi at inalagaan. Kaya't parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung di muna sila magtipan?
Uungal ba ang leon sa kagubatan malibang makatagpo siya ng biktima? Aatungal ba ang batang leon sa loob ng yungib kung wala siyang nahuling anuman? Mabibitag ba ang isang ibon kung walang pain? Iigkas ba ang bitag kung walang huli? Maaari bang di sakmalin ng takot ang mga mamamayan kapag hinipan ng bantay lungsod ang trumpeta? Mangyayari ba sa isang lungsod ang isang kahindik-hindik na bagay malibang ito'y itulot ng Panginoon? Tunay na ang Panginoon ay di gumagawa ng anumang bagay na di ipinababatid ang kanyang balak sa kanyang mga lingkod, ang mga propeta. Pag-ungal ng leyon, maaari bang hindi ka matakot? Kapag nagsalita ang Panginoon, mapipigilan mo bang ipahayag ang kanyang sinabi? Pinuksak ko ang ilan sa inyong lungsod tulad ng aking ginawa sa Sodoma at Gomora. Kayo'y parang nagdiringas na kahoy na inagaw sa apoy. Ngunit ayaw pa rin kayong manumbalik sa akin, sumbat pa ng Panginoon. Kaya, mga taga-Israel, humanda kayo sa di mapipigil na paghuhukom ng inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan man tugunan ang anting pong itutugon? Puon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Puon ako'y pangunahan ng ang landas mo'y aking sundan. Poon, ako'y iyong siyasatin, ako'y iyong subukin. Patulan mo ang iyong iniisip ng sarili't layunin. Pag-ibig mong walang maliw ang kasama at kaakbang, at ang iyong pagtatapat ang palagi kong patnubay. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Tugon. Poon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Poon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising, "Panginoon, tulungan ninyo kami." Sabi nila, "Lulubog tayo."
At sinabi niya sa kanila, ano't kayo natatakot? Napakalit naman ng pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at nang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa ating ebanghelyo, ginising ng mga alagad si Jesus na natutulog. Ang sabi, Panginoon, mamatay na tayo. Natakot sila kasi malalaki ang alon at malakas ang hangin. Humingi sila ng saklolo kay Jesus. Sa pagkakataong iyon, sila ay naglalakbay sakay ng bangka. Subalit si Jesus ay natutulog. Hindi alintana sa kanya yung lakas ng daluyong ng alon at sobrang lakas ng hangin. Natakot ang mga alagad ni Jesus kaya ginising nila siya. At ang sabi sa kanila, bakit napakaliit ng iyong pananampalataya? Bakit kayo natatakot? At hinarap ni Jesus ang unos at ang mga alon. Ang sabi, tumigil ka. Humina ang hangin, kumalma ang dagat. At ang sabi nila, anong klaseng tao ito? Maging ang makalikasan ay sumusunod sa kanya. Mga kapatid, pag nilayan natin ngayong araw, ito yung sigaw ng mga kalagad, Panginoon saklolo. Kung tatanong ko kayo, kailan kayo huling sumigaw sa Panginoon? Panginoon saklolo, Panginoon tulong po. Sumisigaw tayo sa Panginoon ng saklolo, ng tulong kapag may problema tayo. Na feeling natin mas malaki pa yung problema kaysa sa atin. Sa mga pagkakataong parang wala na tayong magawa sa ating mga sakit at hirap na naranasan. O di naman kaya sa pagkakataong nalilito tayo, parang wala tayong makapitan. Kaya lumalapit tayo sa Diyos, sumisigaw tayo ng tulong, saklolo. Pero sa mga pagkakataong malakas tayo, sa mga pagkakataong kayang-kaya natin na mapasanin, hindi natin siya tinatawag, hindi natin siya kinakausap, hindi natin siya naiisip. Sa mga pagkakataong walang-wala tayo, sa pagkakataong suko na, pagod na tayo, parang siya lang yung kahuli-hulihan nating lalapitan. Kaya para sa akin, maliit man o malaki ang ating problema, tumawag tayo sa Panginoon. Hindi yung parang wala tayong option, siya na lang. No? Yung parang wala tayong choice, siya na lang. Ganun din napansin ko sa mga taong tatawag sa pare dahil may sakit. Alam nyo, kadalasan, yung naghihingalo na, yung hindi mo na makausap yung tao. Diba? Pag malapit ng mamatay, tsaka palang tatawag ng pare. Kaya minsan, hindi mo alam kung anong gagawin mo dahil baka mamaya, wala nang hininga. Kaya mas maganda yung nakausap para makapag-confess naman, no? Para makapag-kumpisal. Kadalasan, tatawag yung hindi na makapagsalita. Alam niyo ba ang Diyos sa simula't simula, kasama natin siya. No? Sa kalakasan, nariyan siya. Pero hindi natin pinapansin. Papansinin lang natin kapag mahina na tayo. Pag masaya tayo, maligaya tayo, nariyan siya. Pero hindi natin siya napapansin. Tatawagin lang natin siya kapag tayo malungkot. Kaya kapag tayo masaya, ako, nakakalimutan natin ng Diyos. Pag marami tayong kasama, alala ba natin siya? Hindi. Pero sa panahon tayo nalulumbay, tayo nag-iisa, doon pa lang natin siya maiisip. Mga kapatid, in sorrows, in joys, and in being with people, sana naroon ang ating pagpansin sa Kanya. In all seasons of our lives, let us call upon Him. No? Na humingi tayo ng tulong. Kahit na minsan wala tayong problema, tawagin natin siya. Kaya nga, bago matulog, pasalamat. Pagising, pasalamat. Ano ba't sandali lang naman yung thank you Lord for the day? Bago matulog, pagising, thank you Lord. No? Na binigyan mo na naman ako nitong araw. Kailangan lagi natin siyang parang feeling mo kasama natin siya. Kaya totoo naman. Diba, kailangan natin siya sa araw-araw nating buhay. No? Every day. Always remember this. God is with us in these perilous journeys
of our lives. When you say perilous, lagi natin sinasabi nun, ibig sabihin po yung mga delikadong, itong delikado nating paglalakbay. No? Kaya, is always with us in this perilous journeys of our lives. Sana, sa araw na ito, sa hamon sa atin, na natin kakalimutan, tawagin siya araw-araw ng ating buhay. Lumapit tayo sa Ama upang tulungan tayong makasunod sa halimbawa ni Jesus na nag-uutos sa atin na ibigin natin ang ating Sa sumusunod sa anak ng Diyos, maging ang hangin at alon. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo na may pananalig para sa katahimikan ng napakagulong mundo. Sa bawat panalangin ng ating itutungon, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga miyembro naway maging malakas sa pananampalataya higit sa lahat sa kanilang pagharap sa mga paghihirap at pagsubok sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naglalakbay sa karagatan, ang mga mandaragat, mga mangingisda, at yaong mga taong sa dagat nagmumula ang ikinabubuhay, naway makadama ng kasiguraduhan at kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, naway mapatatag sa pamamagitan ng tulong at suporta ng kanilang mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may kapansanan at mga nagdurusa sa matagal na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan kay Kristong may kapangyarihang magpagaling. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumao naway makadama ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa sandali ng katahimikan, isama natin ang ating mga pansariling kahilingan. Ama sa langit, patataginawa kami ng mga pagsubok at suliranin ng buhay na puno ng unos at magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Panginoon, aming alay. Sa altar mo, tanggapin sa iyong kamay. Bawat galak at lumbay
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapaghindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkalob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa. Ito sa ngalan ng Panginoon, sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang butihing kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tatagubili naman na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at tiyadya mo kami sa lahat. Inihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluot po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ko ng katawat dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat na narito, maagang gumising, nakisa sa ating banal na misa, sa mga naglingkod at nag-serve at naghanda para sa ating pagdiriwang. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Natapos ng banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sinuman ang nabuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mo. Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús, Nazareno.